So meron tayong tinatawag na golden cross. Ito naman yung death cross. Hi guys! So i-continue natin yung ating tip number 1, no? Kahit maulan. Kasi wala tayong mare-record pag inantay natin na sumikat yung araw. So, kaya i-continue na natin yung ating tip. O nga pala guys, may singit lang ni Kuya. Last time kasi natapos natin yung ating moving average. Pero actually meron akong nakalimutan dun eh. No? So, pasensya na kaya, nakalimutan Kuya. Yung MA cross, okay? So, gagamitin natin ngayon yung MA cross, okay? And so, MA cross, eto. Pagka nagpunta kayo sa inyong indicators, no? Ginagamit natin ngayon na charting tools is yung ating PSC tools, okay? So, eto yung logo niya, no? PSC tools. So, punta lang tayo sa indicators. Tapos, medyo baba lang niya, na? So, yung ating MA cross, okay? So, ayan yung MA cross natin, no? So, mapapansin natin, guys, no? Meron siyang cross. Pagka nagkakaroon na siya ng crossover, doon nagkakaroon ng cross. Okay? Yung talagang symbol ng cross is nakikita natin. No? So, actually guys, parehas lang yan nung ating MA, no? Yung ating moving average na sabihin natin para gusto ko lang ipakita sa inyo, no? So, kasi mostly mga beginners yung mga ating followers or subscribers na nanonood. So, ilik natin to ng 2 times moving average. Okay. So, ayun, no? Pumatong lang siya doon, no? So, kung gagawin natin tong 26. Okay. So, 26. Papatong lang siya doon. Okay. So, pares lang naman yan, guys. Okay. So, pwede rin natin yung baguhin na gamitin natin na yung short niya, short average na for 10 days, then gumamit tayo ng 20 days. Okay? So, ayun siya. Tapos, kapares din yan, no? Na gawin natin 10 days to. Tapos, ito naman is gawin natin 20 days. So, 20 days. So, 20 days din yan. So, papatong lang siya dyan, guys. Okay? So, alam nyo, guys, yan din yung tinatawag na golden cross, no? So, let's see, lalaki-lakihan mo yan. Gamin, yung short is gawin mo 50. Tapos ito naman gawin mo 100. Okay? Multiply mo sa dalawa yan. So, yan yung magiging golden cross niya, no? So, saan siya nagka-cross? Ayun. So, ba't siya tinatawag na golden cross? Pag mapapansin nyo, guys, no? Yung red yung ating short term. Tapos yung ating green line, iyon yung ating longer term, which is 100. Okay, tapos yung itong red is 50 days, okay? So, kaya siya tinatawag na golden cross. Okay, yung meron ka ng opportunity na nagkakaroon na siya ng bullish signal, no? Yung alert na starting na yung alert ng cross, starting na yung kanyang pagiging bullish or yung tataas na yung kanyang price. Kaya siya tinatawag na golden cross is yung shorter line or short term line na moving average, which is 50, pwede rin 10, okay? Nag-cross na siya above. So, yun ang hint, guys, ha? Magko-cross na yung short term moving average above the long term moving average. So, sa ibabaw, okay? Pag nag-cross na siya papunta sa ibabaw, okay, itong line na to is, ayun na yung ating golden cross signal. Okay, so, ayan na naman ito, nag-cross naman siya sa papunta sa ilalim. Okay, so, yan naman guys, yung tinatawag na, ano sa hula nyo. Punta tayo sa ibang stock kasi mayroon ako sinusundan na stock. So, para bigyan ko kayo ng konting feedback na maganda-ganda, okay? So, pwede rin natin yung ibalik dun sa shorter, no? So, sa mas sabihin na natin itong 10. So, yung short-term moving average niya is 10. Tapos yung longer is, doublein lang natin siya. So, gawin natin 20. Okay, so, yeah, makikita natin. So, ano yung
ano naman pagka nag cross yung ito, kamukha nito, no? Balikan natin yung kanina. Oh, na alam niyo na ba kung ano yung tawag naman doon, kasi ito is yung golden cross, no? Nag-cross yung short-term moving average sa ibabaw. Okay? So, iyon na yung iyong alert na pataas na yung price. Okay? So, how about naman ito na nag-cross siya, papunta naman siya sa ilalim. Okay? So, below the long-term moving average. O, ano naman tawag dyan? O, nahulaan nyo ba? Or alam nyo na? Yan naman tinatawag, guys, na death cross. Okay? So, o, dalawa na yung natutunan nyo ngayon, ano? So, meron tayong tinatawag na golden cross. Ito naman yung dead cross. Yung dead cross naman is yung kabaligtaran lang ng golden cross, no? Na yung line ng short-term moving average is nagko-cross papunta sa ilalim. Okay? Papunta sa ilalim ng long-term moving average, which is 20 in this case. Okay, so itong SSI is pa-bullish pa siya, no? So, punta tayo dun sa isa pa na, meron akong isa pa na pina-follow, eh, no? So, yan, tandaan nyo, guys, yun, actually, third tip yun, na kailangan maging follower ka ng stock, no? Hindi porket pababa yan, isi iwanan mo na. So, palagi mo siyang imamonitor. Parang following the, ano lang, parang nag-follow ka lang sa mga artista na pina-follow mo, no? So, okay, so eto, nagkaroon siya ng golden cross doon, sa ibabaw siya, okay? Tapos nagkaroon siya ng death cross dito. Tapos nagkaroon na naman siya ng golden cross doon. So ano yung ating magiging pang-check, no? So talagang ito is nagbibigay siya ng alert sa atin na golden cross ito. Tapos ito naman is death cross. Paba, no? So checkin natin yan gamit nung like nung in-advise ni Kuya sa inyo that last time. Gagamit kayo ng mga momentum indicator, no? Like yung MACD, RSI, or else kung sa'yo nasanay na kayo sa volume, meron din tayong T-tip para sa volume, no? So, ito yung volume natin. So, itaas lang natin siya. Merge up. Okay. So, ayun. Ayun yung volume niya, no? So, titingnan natin siya sa 1 hour or sabihin na natin 4 hours. Okay. So, para makita natin yung mas shorter time frame. Okay. So, nasa na siya. Loading na siya. Okay. Ayun. So, loading siya actually. No? Ito guys, nagbigay siya ng signal na bullish na siya, no, golden cross. So, kung mapapansin mo dito yung volume is, ano yung sinasabi ng volume? Ayan, no, mataas yung volume, green volume siya. Okay? So, doon sa mga gumagamit ng EMA cross, so, pwede mo rin yung gamitin, no? So, try natin na gamitin yung EMA cross, okay? Yung exponential moving average cross. Yun, EMA cross. So, pares lang yan. Kung natatandaan nyo yung na-share ni Kuya sa inyo last time, no? Ang kaibahan lang nito, pares lang moving average. Yung EMA, okay, is mas malapit siya sa price. Okay? Doon sa candlestick. So, parehas natin yan na 10 days. And then, this one is 20 days. Okay? So, yun naman, hindi siya pumatong, ano. Pero mas malapit yung EMA cross. Okay? So, palitan natin ng color para makita natin. So, yung short gawin natin blue. Okay? Tapos, yung long is gawin natin ano kayang color? Gawin naman natin orange. Ayun. So, kitang-kita ba yan? Lakyan natin. Ayan. Okay. So, ayun. So, mas malapit, no? Mas lumalapit yung EMA cross doon sa kanyang candlestick. Diba? So, ayun, no? Andito yung dalawa. Eh, yung sa EMA cross is malayo. Malayo doon sa candlestick. So,
Depende sa inyo guys kung saan kayo madadali ano. So kung malaki yung screen nyo, wala kayo sa tablet nyo, no? Like yung ating advice. So madali nyo makikita, madali nyo ma-analyze yung pagte-technical analysis na ginagawa nyo pagka nakatingin kayo sa wider screen or iba kinukonek pa yan sa mga smart TV or sa mga ganyan. Okay? So kung mapapansin natin, tanggalin natin itong MA cross. Okay? Malapit yung signal ng MA cross sa candlestick, okay? So ako naman sali naman ako sa malayo. So it depends sa inyo guys, okay? So yun lang yung pagkakaiba nila pero nonetheless medyo pareha sila ng signal, okay? So kasi nandito siya nag-cross, oh. Oh. Ibalik nga uli natin yung MA cross. Makikita natin kung saan siya nagko-cross, okay? So MA cross, ibalik natin sa 10. 1020. Okay, ayun. So sino nauna? O dito nauna yung naunang nagbigay ng cross yung MA. Tapos sumunod yung after a day, sumunod naman nagbigay ng cross yung ayan o 515. Tapos nung 516, nagbigay naman ng cross yung EMA. So nauna yung moving average, no? So dito naman isabay. Sabay sila ng June 20, sabay sila nagbigay ng cross. O, dito rin sabay sila nagbigay ng cross. O, ba't dito sino ang nauna dito? So, para kasing ang nauna dito is so, si EMA, no? Ayun, nauna siya. Tapos ito naman is, medyo yun. Ayun, dito naman is, ang nag-cross naman dito is si EMA. Nauna naman si EMA dito. So, okay, pero nandali sa pag sinubukan yung laruin itong time frame, makikita nyo rin yung difference eh. Okay guys, so I hope mayroon nakukuha kayo na kahit isang tip, no? Or points na nagsisink in sa inyo. Okay guys, balikan nyo lang yung ating mga diniscuss about moving average. Guys, lalagay ko yung link dito sa description na below. Yung i-click nyo lang yung show more. Okay? Sa baba ng description ng video na to, makikita nyo yung show more. Tapos, nandun na lahat yung ating mga links sa ating previous lesson. So, ito na yung kinukomplete na natin, complete na natin yung ating moving average na lesson na. So, actually, yung mga nakakalimutan ni Kuya, yun yung pinaka-importante. So, kasi yung mga ibang mga stock mentor din, no? So, pagka medyo higher level na sila, parang na nakalimutan nilang explain yung mga simple pero pagka sinakuha mo yon is doon na yung key eh. Magsusunod-sunod na yung pagpasok ng mga information sa iyo. Pero kung hindi mo yun naintindihan, kahit anong panonoodin mo, hindi mo siya maget, 'di ba? Kasi hindi mo nakuha yung pinaka simple na explanation, 'di ba? Pero pag nakuha mo na yung simple explanation, dire-diretso na yung pagpasok, nagsisink in na yung mga lessons, 'di ba? Pero just try to watch yung ating mga TA tips. Not in one sitting, parang panoorin mo siya like one video or two videos per week para mag-sync in siya. Okay guys, so keep it up. Katry natin na mag-upload pa tayo ng mga bagong tips para sa technical analysis. Okay, so doon sa mga bago nating followers, so I appreciate kung mag-click ka doon sa subscription. Mag-subscribe ka na sa ating channel para marami kang matutunan. Okay, so see you guys sa ating next tip. Thank you.